Tayo naman ang kukuha ng mga purchase order galing sa mga customers natin. Last time, tayo ang gumagawa ng PO tapos pinapadala natin sa mga suppliers natin. Para gawin to, punta lang tayo sa homepage ng QuickBooks tapos click natin yung sales orders. Pag-click natin ang sales orders, lalabas ang window na create sales orders. Pwede nito ma-access sa menu bar ng QuickBooks by clicking customers tapos create sales orders. At yun din ang lalabas. I-center natin. Tapos i-click natin to para lumuwag. Ang gagawin natin, kunin muna natin ang pangalan ng kukuha ng purchase order or PO sa atin. Kunwari si Aaron, or pwede gumawa tayo ng additional customer. I-click natin tong add new para dalhin tayo sa new customer. Lalagay natin dito si Juan. De la Cruz. Paste natin dito. Tapos click OK. At meron na tayong additional customer na si Juan de la Cruz. Itong si Juan de la Cruz, specific name po ito, ibig sabihin kailangan natin siyang mamonitor. Pareho siya ni Aaron na merong account sa atin na kailangan natin mamonitor yung mga utang at mga bayad at mga order din. Pagkatapos natin mapili si Juan de la Cruz, dito tayo sa SO number. Itong SO number, dito natin ilalagay yung PO ng customer or PO number ng customer sa atin. Dahil nagamit na natin ang PO na format, lagay na lang natin SO for sales order ng customer. Pero kayo pa rin po bahala kung gusto yung ilagay. Yan po yung format ng ating SO. Susunod po, ano yung i-order or ipi-PO ng customer? Order siya ng Farm Fresh na tagsasampu. Maximize natin para mas malinaw. Ayan po. May number na at date kung kailan. Tapos sino yung nag-order o nag-PO sa atin. Save na natin. Nag-increment ulit ang ating number sa sales order. Kaya i-close na natin. Ngayon po, isa-serve na natin sa kanila. After ilang oras, dumating na sila para i-pick up yung order sa atin. Sa homepage ng QuickBooks, galing tayong sales order, lipat tayo sa Create Invoices. Piliin natin yung ginawa natin ng PO or sales order, si Juan de la Cruz. At madedetect din ni QuickBooks na merong SO galing kay Juan de la Cruz. Center natin. Click natin. Parang gumagawa rin tayo ng PO pero ito sa customer. Click natin ulit. Tapos, OK. Tapos magtatanong ulit siya. Create invoice based on sales order. Ito lang po piliin natin. Then click OK. At yung ginawa natin sales order kanina, mapo-forward din dito sa ating invoice. Kaya ngayon, i-receive na ng ating customer na si Juan de la Cruz. Parehas din ang PO natin sa ating supplier, pwede natin ilagay dito yung mga item na kumpleto ba tayo. Dahil kung kunwari, lacking ulit to na 5, kaya magiging 5 yung back ordered o yung lacking natin, tulad ng PO sa supplier natin, magiging hanging po ito or lagi po siya magpa-prompt na kailangan ma-feed natin, na kailangan ma-serve natin itong 5 hanggat hindi makumpleto yung sales order ng customer or PO ng customer, lagi pong lalabas every time pipili natin si Juan de la Cruz ang sales order. Kompleto na lang natin. Tapos po, save na natin. Pag save natin, expected natin na makukuha tayo ng 10 sa ating inventory. Merong utang na lalabas or magre-reflect kay Juan de la Cruz na worth 490 noong September 9, 2022. Click natin yung save new. At ganun lang po yung pagkuha ng PO ng customer sa atin gamit ang sales order. I-back natin para ma-check natin. 490 yung na-serve natin with sa SO number na 0001.
check natin yung ating sales order. Close natin to. Tapos, tingnan natin yung sales order. Tapos, back natin. At makikita natin dito, meron namang stamp na invoiced in full. Ibig sabihin, na-serve na natin to in full at walang kulang. Dahil kung nakulang yun, hindi pa to magkakaroon ng stamp at babalik ulit yung prompt na merong sales order kay Juan de la Cruz hanggat hindi na sa-serve yung kulang na quantity. Remind ko lang po kayo na ang sales order effective lang po kung gagamitin natin ng create invoice. Kung nag-sales order ang customer tapos ika-cash niya, huwag niyo pong idadaan sa create sales receipts. Idaan nyo rin po sa create invoice tapos i-pay nyo na lang right away. Kaya ganun lang po yung pagkuha ng PO ng customer gamit ang sales order ng QuickBooks. Ina-encourage ko rin po kayo na every transaction natin, i-check po ninyo sa items and services sa loob ng homepage or sa list tapos item list ang ating item list tapos total quantity on hand na column kung nag-update ba yung mga items quantity natin. Which is, confident naman ako na nag-update yan every time nagtatransact tayo.